Bo Belga, nakakuha nga ng 1-year contract extension dito sa Rain or Shine. At siya na nga ang pangalawa sa pinakamatagal na naglalaro ngayon under Rain or Shine Management. At Stanley Pringle, ito na daw ang huling linggo niya na maglalaro under Ginebra Management. Ito ay ayon sa Kuliglig. Kanino naman siya ipapalit kung sakasakali mga ka-O Sports? Yan ang topic natin sa video na ito. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan na aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para like ay ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Dahil nga sa hindi ganong kaganda ng nilalaro recently ni Stanley Pringle dito sa Ginebra Management, dahan-dahan daw na palang kinakausap si Pringle dito ng Ginebra about sa status niya nga sa kanilang lineup. Dahil simula nga noon na injured niya siya sa Ginebra, ay tila hindi na nga ulit siya nakabalik ulit at nagpapakita ng magandang laruan katulad nung nasa Northport pa siya. Parang 1 year nga lang na dominate ni Pringle ang kuponan niya at yun yung bagong lipat nga lang siya dito sa team. Tapos after nga ng mga ilang taon, nung na-injured na siya, hindi na nga ganung aganda ang nilalaro niya. More on outside shooting na lang siya at bihira na nga lang siya sumalaksak sa loob ng ring. Halata nga kasi kay Stanley na up to now ay naiilang pa din siya sumalaksak sa ilalim dahil sa mga tinamon niyang injury dati. Kaya nga bumaba na din ang stats niya dito sa jeans. Tapos isama pa nga natin yung pagpasok sa lineup ni Maverick Ahamnisi. So mas nahati nga ang playing time niya. Unlike dati na babad nga si Pringle at solo niya ang shooting guard position. Pero ngayon mga ka-O Sports, dahil nga sa ganda din ng pinapakita at performance ni Ahamnisi, mas babad na nga sa loob itong si Mav at nababawasan na nga ang playing time ni Pringle. So sa malamang dinadahan-dahan na nga talaga itong si Pringle na plano na din siyang bitawan ng Ginebra Management. Kaya ayon nga sa rumors mga ka-O Sports, huling practice game na daw ito ni Pringle ngayong linggo at plano na din siyang bitawan at ipalit niya sa mga mas batang player. Ang hanap daw kasi ng jeans ngayon ay isang role player dahil overload na masyado ang guard position nila. Yung puro scorer na lang. Dahil si Scotty at Ahamnisi na nga ang inaasahan na magmamando sa offensive nila. Kaya plano daw nilang kuwain ngayon ay itong si Bulanadi na nasa Northport nga ngayon mga ka-O Sports. So ang mangyayari ganito nga. Ayon sa rumors ha, Bulanadi plus draft pick for Stanley Pringle. So if ever magbabalik na nga sa Northport uniform itong si Pringle after ng ilang taon. Nililinaw ko lang ito ay ayon lamang sa rumors mga ka-O Sports. Para sa aking opinion mga ka-O Sports, okay na rin ito para nga sa Ginebra. Dahil kailangan na nga talaga nila ngayon yung isang outside shooter. Pansin ko kasi kapag ka meron nga kasing libre sa labas ay hindi nga masyado nakakontribute or napapasok ng tira nila. Yung pagka nabigyan sa labas yung mga ibang players katulad nila Malonzo. Tapos hindi nga rin ganun ka-effective itong si Pesongal. So tingin ko kailangan na gumawa at gumalawa ng Ginebra dito. Knowing na si Bulanadi ay isang sharpshooter nga din. Sa second topic natin mga ka-O Sports ay tungkol naman sa pagpirma ng 1-year contract ni Bo Belga. Sa ngayon nga ay 37 years old na nga si Bo at siya nga ang pangalawa sa pinakamatagal na naglalaro na nga sa Rain or Shine Company. At dito nga nakikita ang loyalty niya dito sa kumpunan. Dahil dalawa na nga lang sila ni Gabe Norwood ang huling nakakuha ng championship noong 2012 at 2016 under Coach Yeng Yao. Kaya sobrang saya nga ni Bo dahil sa edad niyang ito, siya ng tiwala ng management. Nag-a-average kasi ng 6.3 points, 4.7 rebounds at 2.5 assists per game itong si Belga dito ngayon sa Rain or Shine. Hindi na din masyadong masama dahil leadership na nga ang nagagawa niya sa kanyang kupunan. Bukod kasi sa kabisado niya na nga ang system ni Coach Yeng Yao, siya din ang primary center nga ng Ross at kaya niya pa din makipagbanggaan sa mga batang players na big man at sumasamay pa din nga siya sa mga import ngayon. Kaya malaki nga ang nagiging role ni Belga dito sa kupunan nila. Pero syempre dahil nagkakaedad na nga siya, nagiging kuya na nga siya na makakampi niya. At tinutulungan niya nga ito, lalong-lalo na mga bigs, kung ano ang discarding kailangan nila gawin sa loob ng court.
Especially kung ano nga ang gusto mangyari ni Coach Sheng para hindi nga sila mapagalitan nito or mamura. Kabisado niya na kasi ito ni Coach Sheng. Kaya nga tinuturing niya na itong tatay-tatayan outside the court. Sobrang blessing nga ng 1-year contract na nakuha ni Belga ayon sa kanya. Dahil dito niya nga din mapapatunayan kung deserve niya pa nga ang spot niya sa team. Nagkakaedad na kasi siyang 37 years old at alam niyang paparating na nga yung time na baka hindi na nga ma-extend ng kontrata niya. At dito din kasi malalaman kung effective pa nga din siya dito sa PBA. Kasi kung hindi na, malamang hindi na makakuha ng kontrata yan sa mga susunod na taon once nag-expired na nga ang kontrata niya. Congrats sa nakuha mong 1-year contract po, Belga. Sana nga ay magtuloy-tuloy pa ang karir mo sa PBA at ipagpatuloy mo at makahanap ka sana na makakatandem mo pa dito sa Extra Rice Corporation.